Mauupo lang nila sa kapangyarihan eh, mga kaibigan, at mabangong mabango, pati utot ni Digonyo mabango sa pang-amoy ng publiko. Ha? Ang daming nabulag, mga kaibigan. Oh, nabulag itong mga taong ito, nawalan ng pang-amoy. Ha? Nawalan din ng paningin. Merong mga mata pero nawalan ng paningin eh, mga kaibigan eh. Ha? At wala nang naririnig kung hindi yung pabor lang, kasi dumami ang troll. Ginamit nila yan para durugin yung mga taong gusto nilang dikdikin, mga kaibigan. So, ngayon kung pag-aaralan ninyo, eh kapani-paniwala ito, sapagkat itong mga taong ito ay, kung tawagin niya ni under duress nung gawin nila ang kanilang mga paratang, mga inimbento at maling paratang laban kay Senador Leyla de Lima. Kaya ngayon, tumutugma na ang mga, di ba yung tatay ni Kerwin Espinosa eh, pinapatay din, di ba? Oh, yung ibang mga testigo na namamatay na sa loob ng bilangguan o pinalalabas na patay. Ha? Hindi mo alam kung buhay talaga o patay. Merong sinunog, di umano, ay ano raw yun? Yung pagsunog, ano ba yung kinremate? Ha? O siya ba talaga yung kinremate? Kasi wala namang nag-identify sa kanya. Di ba? Na kinremate nga siya. Eh baka bumili lang kayo ng patay kung sasakla nga eh. Nabibili yung patay eh. Para lang may merong makapagpasugal eh, 'di ba? Ng saklaan. So hindi na kwan 'yon. Oh, ngayon bakit ngayon lang nila sinasabi ito? Kasi matatapos na ang administrasyon at kailangan na nilang magsalita ng totoo. Unang-una, lahat naman ng tao may konsensya yan eh, 'di ba? Maliban sa iilan na talagang wala nang konsensya. Ha? O, kinukonsensya sila. Ngayon, itong dating MBI official na kwano na itinalaga ni De Lima sa New Bilibid Prison. Ang pangalan nito ay si Rafael Ragos na ginawang OIC sa Bucor o Bureau of Correction. Ha? At sinasabi niya ngayon na yung dating Injustice Secretary na si Vitelliano Aguirre II ang namilit sa kanya, nanakot upang tumistigo laban kay De Lima. Kasi ang Bucor ay nasa ilalim po yan, attached agency yan ng kwanho, ng Department of Justice, under yan ng Department of Justice. Si Ragos po ay gumawa dati yan, matatanda ninyo, ng mga paratang labang kay De Lima sa iba't ibang pagkakataon simula pa 2016 sa House Justice Committee hearing tungkol sa illegal drug trade sa NBP. Ha? At sa mga hearing na yan sa Muntinlupa naman Regional Trial Court 2004, hindi lang doon, pati sa Regional Trial Court nung ito'y sampahan ng kaso si De Lima dyan sa korte, ang sabi niya, I just want to clear something. Gusto ko lamang liwanagin, ha, ang ilang bagay that has been on my chest since this has been concealed for so long. Gusto ko lang liwanagin, ha, bigyan linaw itong nakadagan sa akin dibdib, ha, na matagal nang kinikimkim sa mahabang panahon. Sinabi niya ito sa harap ng mga media
Ngayon, sabi niya, it doesn't matter if these people would get mad at me. Hindi bali na niya. Hindi na mahalaga kung itong mga taong ito ay magagalit sa akin. What matters here is the truth. Ha? Ang pinag-uusapan na rito ay yung katotohanan. Those who did wrongdoings would be mad. Kung sino man ang gumawa ng mali, ha, ay magagalit. Eh ano, pakialam ko pa, 'di ba? Sabi ni nitong si Ragos. Oh. Itong si Ragos ay nagbigay ng press conference pagkatapos na yung isang drug suspect o drug lord, si Roland Kerwin Espinosa, ay bumaliktad na rin sa kanyang mga aligasyon laban kay Dilima. Ang sabi ho eh, ni Ragos eh, I couldn't do anything back then. Wala ko anyang magawa eh, noong mga panahon na yun. Mga kaibigan, if the Secretary of Justice himself is coercing you, ano magagawa mo kung yung mismong Justice Secretary ang namumuwersa sa iyo? What can you do? He can do more than I can do anything. Oh, mga kaibigan, sabi niya sa kanyang, eh diba nung kamakailan, itong si Pacquiao ay nagsalita. Ha? Binanggit niya pa si Dayan. Hindi ba kasunod nun eh, sinabi ni Dayan na hindi totoo sinasabi ni Pacquiao. Kasi ito raw, pinagtapat daw ni Dayan sa Senate here. May mga pinagtapat sa Senate, ha, investigation. Ano sabi ni Dayan? Aba eh, anya eh, hindi totoo sinasabi mo eh. Nung ako pagsalitain ninyo sa Senado, under duress ako eh. Ano magagawa ko? So madalit sabi, nagkaroon ng malaking conspiracy. Kaya nagagalit si Senador Antonio Trillanes Deport ngayon kasi may mga mambabatas na naging kasangkapan para madiin si Dilima, ha, sa kaso, mga kaibigan, oh, na mga ikinaso sa kanya. Oh, sabi ni Ragos, I now hereby declare and make known to the whole world that there is no truth whatsoever. Oh, ako'y dinideklara ko, ha, upang malaman sa buong mundo na walang katotohanan, ha, o ano paman sa mga affidavits na kanyang inihain sa Congress, ha, at sa court, maging sa hukuman na kanyang mga testimonya or any other statement made in the media na aking mga naipahayag din sa media or other investigatory proceedings, including the Senate and the DOJ Department of Justice, on the delivery of monies to Secretary Dilima. Walang katotohanan na siya'y nag-deliver ng pera o Ronnie Dayan in whatever amount na anumang halaga. O, kasi di ba sinasabi niya dati nag-deliver siya ng pera para sa eleksyon, di ba? Pangkampanya ni Dilima. Dinagdag ni nitong si Ragos, ha, even if there was any cash handed to him, ha, kahit na raw, ha, merong ibinigay na pera sa kanya, he would have immediately conducted an investigation and filed a case against the responsible individuals instead of following the instruction of an unknown caller, NBP inmate Hans Tan, to deliver a package like an ordinary messenger
O yung akusasyon niya na ginawa, di ba? Na siya'y nag-deliver ng pera. Kahit pa totoo, halimbawang totoo yan, eh, paimbestigahan ko muna, di ba? At maghahain ako ng sampa. Magsasampa ako ng kaso sa mga taong yan. Ito, basta hanapin natin yung iba. Ayon kay Ragos, itong si Aguirre ay ineskortan siya. Meron ako narinig kanina eh. Doon sa ano raw, narinig ko yung boses niya kanina sa radyo eh, sa balita. Bago ho yung House Justice Panel ay nagsagawa ng investigasyon sa NBP, sa New Bilibid Prison, tungkol sa drug trade, ipinahayag ni Ragos na itong si Aguirre sa pamamagitan ng isang Danny Yang ay inimbitahan siya na dumalo sa isang meeting sa isang resort sa Paranaque City. At ang mga naroon ay si NBI Intelligence Director Dante Giran. Ito yung nilagay sa PhilHealth, di ba? Na walang nangyari. At dalawang abogado mula sa Public Attorney's Office. Ayon kay Ragos, si Aguirre ay sinamahan siya sa isang kwarto kung nasaan naroon si Ablen. Itong Ablen, nagngangalang Ablen. At ipinakita sa kanya ang isang kopya ng salaysay. Mga kaibigan, I asked them, o tinanong ko sila, ano yan? What's that? Sumagot daw itong Ablen, ginawa namin ni Esmeralda yan. Naku po, itong tinutukoy na Esmeralda rito, ito si Kwan eh. Si Ray Esmeralda ng MBI. May kopya siya niyan. Tinanong niya muli ng si Aguirre. Ang sabi sa kanya raw ni Aguirre, mag-execute ka ng affidavit na tutugma dyan sa statement ni Ablen. Yung palang Ablen may statement. Yun yung pinakita sa kanya. Yung tutugma dyan, gumawa ka ng... Kasi abogado itong si Kwan eh, si Ragos eh. MBI eh, di ba? Mga kaibigan. So, alam nilang gumawa ng mga affidavit. Yan po, mga kaibigan. Pinagagawa siya ng affidavit na tutugma doon sa statement nung Ablen. At sinabi rin daw ni Aguirre, kung hindi, alam mo naman mangyayari. Ayun na, may pananakot na po. Ano ho? Ragos also said he was asked to support and falsely corroborate the affidavit's statements and testimonies of Ablen, whom he said also falsely accused him of being involved in Bucor's alleged illegal activities. Sinabi raw na suportahan mo yung mga false o mga maling paratang doon sa affidavit na yon. Kailangan gumawa ka rin doon sa testimonya nitong Ablen. Sinabing ito rin ay nag-aakusa sa kanya, pati siya ay ginawa ng akusasyon na sangkot siya sa illegal activity sa Bucor. Kaya napilitan din si Ragos na idagdag sa kanyang mga naunang affidavit na ang perang sinasabi niyang idiniliber kay Dilima at Dayan ay nanggaling sa isang Peter ko. At banggitin na ang cash, yung pera, ay kanilang parte sa illegal trade. Yung pala, imbento yun. Mga kaibigan, there is no truth to this statement, sabi ni Ragos sa kanyang affidavit.
I only stated this in order to further implicate Secretary De Lima. Oh, ginawa niya lang yan, sinabi niya lang yan para idiin si De Lima at si Ronnie Dayan sa illegal drug trade criminal cases na isinampa laban sa kanya, kay De Lima, alinsunod sa utos atas nitong si Aguirre, si BMW na buhok mo wig, mga kaibigan, ano po. Ipinaliwanag niya na si Aguirre ay tinawagan siya upang sila'y magkita sa San Juan City. At sinabihan siya na gumawa ka ng panibagong salaysay na isama mo si Peter ko. Dahil wala raw maniniwala sa kanya kung sasabihin niya hindi niya alam kung saan ang galing yung pera na dapat i-deliver niya kay De Lima at kay Dayan. Ayun, kaya pala nagsama ng pangalan na Peter ko. Yung nakakulong ito eh, di ba? Oh, mga kaibigan, ituro mo yun na dyan ang galing. Kasi drug lord dyan, nasa bilangguan yan eh. Oh. Si Ragos ay sinabihan ni Aguirre na gumawa ng sinumpaang salaysay, para maliwanag na nagsasaad, state explicitly that the delivered cash, yun daw idiniliber niyang hindi naman totoo na pera, para tustusan, ponduhan yung pagtakbo ni Senator De Lima noong 2013 midterm election. Forced to cooperate. 2013 ba yun? Hindi 2013 yun eh, di ba? 2016 yung tumakbo si De Lima eh. Ngayon, ano sabi? Siya'y napilitang o pinilit na makipag-cooperate. Mga kaibigan, ang dami palang sangkot dito. Nabanggit si Ray Esmeralda na tanggal na yan eh, di ba? Natanggal yan eh sa MBI eh. It's very apparent siya, Aguirre, si Aguirre yun, mismo namumuwersa. It was Aguirre himself who was forcing me. Yan ang sabi ni Ragos. Alam nyo, may susunod, mga susunod pa kaya dito na magtatapat. Kailangan niyang magpagwapo kay presidente. Yan ang sabi ni Ragos. Ragos named two NBI officials. Pinangalanan ni Ragos ang dalawang NBI officials na naging dahilan para magkaroon siya ng mahirap na pamumuhay sa bilangguan. Aside from those personalities, he also said one of the prosecutors meeting him advised him, magtistigo ka ng mabuti, minomonitor ka ng Malacanang. Yan, mga kaibigan. Hindi ba, noong nakaraan taon lang eh, last year or mid last year, hindi ba merong isang PNP official na pumuputak sa social media? Hindi na yata nasusustinihan. Kaya parang nagbablap na magsasalita na ng katotohanan. Kitang-kita naman eh, mga kaibigan eh, na fabricated lahat itong mga paratang labang kay De Lima. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang dahilan, simple lang eh. Under duress sila eh. Di ba? Tinatakot ka, kakasuhan ka, kailangan mong gawin yan, di ba?
para maisalba mo sarili mo. Kaya yun ang dahilan kung bakit ngayon na lang nila ipinagtatapat ito. Eh, pwede ba yan? Sinasabi ng Department of Justice, hindi raw magagamit yung testimony ni Kerwin o yung salaysay na yan ni Kerwin Espinosa dahil hindi naman siya testigo dun sa kaso, mga kaibigan. Eh, tignan natin. Di ba? Alam nyo, may kasabihan tayo eh. Hindi bali tayong magpalaya ng 1,000 may kasalanan kesa magkulong tayo ng 1 inosente. Ito ho, ha? Ang sabi ni dito sa balita po, mga kaibigan, there is no more reason, wala na anyang dahilan para si Senator Leyla De Lima ay manatili pang nakabilanggo pagkatapos na merong 2 pangunahing testigo sa drug-related cases ang umamin na sila'y pinilit upang tumistigo laban kay De Lima. Yan ang sabi ni Vice President Lenny Robredo. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na si De Lima ay dapat nang palayain, ha, karakaraka, as it appears, dahil lumalabas na ang mga kaso laban sa kanya ay wala nang basihan pagkatapos na itong self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa at dating Bureau of Corrections officer in charge na si Rafael Ragos ay umaming sila'y pinilit, ha, na magsalita labang kay De Lima. Wala nang dahilan para manatili sa piitan si Senator Leyla. Dapat na siyang palayain. Isipin ninyo, napakalaking injustice nito. Ito yung mga bagay, mga kaibigan, kung bakit merong mga ganitong programa, merong media, mga kaibigan, para malaman ito, di ba, ng taong bayan, mga kaibigan. Dahil, sabi ko nga sa inyo, ang injustisya ay hindi pwede nating tatalikuran kanino man ito mangyari. Kung yan nagawa sa senador, gano'n ho yung pangkaraniwang tao? Talagang ano ho eh, halatang halata naman na yun ay pagiganti lamang kay De Lima dahil sa mga kaso, kaya nakasuhan sila sa kwan eh, sa human rights eh, mga kaibigan, dahil sa isinagawang imbestigasyon ng tanggapan ni De Lima na dati hindi natin pinaniniwalaan dahil politika eh. Kalaban ni Duterte nun, sinugrales eh. Pinanigang ko peto eh. Mga kaibigan, sipin ninyo yan. Pagkatapos eh, yan o. Kahit na balibalikta rin mo ang mga nangyari sa drug war, ginamit si De Lima para maging makatotohanan yung pag-abusong ginawa nila para takutin ang publiko. Ang tanong, yun ba dahilan kaya hindi natigil ang droga? Hindi ba, mga kaibigan? Bakit hindi natigil? Mas malala pa ngayon. Pati mga cocaine ngayon, pumapasok na rito. Kaya maraming sumisinghot niyan. Ayon na rin sa kanya na mayayaman. Di ba? Anak ng mga mayayaman. Ako nga, may nabalitaan yan. Kahit saan, nagsesession sila niyan eh. Yang mga cocaine-cocaine na yan eh, mga kaibigan. Parang baliwala lang. Ha? Dahil sila ay mga mayayaman. Ayon kay Vice President Robredo, yung kakulangan ng documentary evidence. Wala, puro hearsay itong testigo eh. Wala naman solid eh. Evidence eh. Inakusahan lang eh.
yung kakulangan ng documentary evidence o kahit na physical evidence, like any illegal drug substance, tulad ng mga illegal substance, yung droga, coupled with Espinosa and Dragos' recent admissions, should be enough to prove that the case against De Lima is baseless. Oh, mga kaibigan, meron bang droga na nag-i-involve sa kanya dyan? Wala naman eh. Pera pinag-uusapan eh, mga kaibigan, di ba? Pero ang kaso niya, droga. Oh, mahigit 5 taon nang nakakulong si Senator Leila De Lima, pero kahit 1 gramo ng illegal na droga, kahit 1 pahina ng documentary evidence, walang naihain laban sa kanya. Ngayon, pati ang testimonyang ginamit na batayan ng pagpapakulong kay Senator Leila ay isa-isa nang binabawi ng mga nagbigay nito, sabi ni Vice President Robredo. Patunay lang ito ng katotohanan ng matagal ko nang iginigiit. Walang kaso laban kay Senator Leila De Lima. Ang tanging kasalanan niya ay ang magsabi ng totoo at ipagtanggol ang karapatan ng kapwa natin Pilipino. Yan ang sinasabi natin eh. Huwag niyong ipipikit ang mata ninyo sa kamalian. Diyan maraming nagkamali sa pagboto kay ERAP nung tumakbo sa Maynila. Bakit? Katulad ngayon, no? Iboboto mo ba yung mga anak niyan? Ha? Ano yan? Pipikit mo mata mo sa katotohanan? Yan eh, dapat eh. Nakakulong? Ang kaso'y plunder si Jinggoy? Pananalunin pa. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon, eh, ito ho, mga kaibigan, kayo nasa kamay ninyong mga mamamayan ang pagpili ng tamang kandidato. Ibase natin sa kanilang track record. Huwag naman kayong bumoto ng ex-convict, may kaso ng pagnanakaw, walang nalalaman. Alam na alam ninyo yan eh, mga kaibigan eh. Huwag kayong maging panatiko. Ha? Masama po yung maging panatiko. Mga kaibigan, dapat piliin ninyo yung karapat dapat na kandidato. Alam naman ninyo, madaling malaman itong panahon na ito. Yan lang mga kandidatong yan. Umuulit, pabalik-balik. Ano ba nagawa niya mga yan? Ba't di kayo magbigay ng pagkakataon sa mga bago? Di ba? Oh, bigyan nyo ng pagkakataon. Dahil kung hindi, hanggang dyan na lang tayo. Ha? Kumukuha kayo ng magbebenta sa Pilipinas. Magnanakaw at gagahasa sa mga Pilipino. Magsasamantala sa mga mamamayan, mga kaibigan. Alam na ninyo yan eh. Oh, ito ba si Honey, gagawa ba ng mabuti yan? Eh, yung pagkakabenta lang ng Divisoria Market, mga kaibigan eh. Ha? Hindi na ho mabuti yun, di ba? Oh, magkano kinita nila riyan? Yan ay tanong nyo sa kanila. Magkano kinita ninyo riyan? Oh, hindi ba totoo yung napapabalita ngayon na merong korporasyon na kasosyo yung pinagbentahan na yan? Pagkatapos, sino may-ari ng korporasyon na ang address ay sa Seychelles, sa East Africa? Bueno, mga kaibigan, kanina po nasa isang mall tayo dahil may bibilhin tayo kanina.
Ang totoo niyan eh, kulang na kulang tayo sa tulog ngayong araw na ito. Maagang maaga tayong umalis ng bahay. Gabi na natapos ang ating mga inaasikaso. Kailangang asikasuhin. Nagpaano pa ako, yung ano ba yan? Yung vaccine, booster shot. Eh ngayon, eh, masakit ang braso ko at para akong lalagnatin, mga kaibigan. Eh bueno, kanina ho, nung nasa mall tayo, eh doon na tayo kumain sa isang restaurant, meron tayong mga nakilala na mga taga-subaybay natin. Sila po ay mga taga-Canada eh, sa Toronto, Canada. Akalain ninyong nakilala nila ako mula sa labas, kasi salamin, eh, lumapit po sila at nakipag-usap sa atin, nagpakilala. Eh, tuwan-tuwa naman sila, eh, di lalong ako'y tuwan-tuwa. Oh, sapagkat isipin ninyong nakikilala nila kayo, di ba? Isang pamilya sila, pinasasalamatan natin, oh. Eh dahil sa sobrang tuwa yata nila, eh medyo napaluha pa nga ako eh. Nung sabihin nung isa na, ito lang ho kaya naming magawa, ha? Bilang pagtanaw sa inyong malasakit sa ating bansa. Pinasasalamatan ko, binayaran nila yung kinain namin. Mga kaibigan, ito yung mga taga-Canada. Felisa Calanza, binabati po natin, Florentino Calanza, Ray de la Cruz, si Tess Carion at Ernie Carion ng Toronto, Canada. O, kalain ninyo, hindi nga rin sila makapaniwala, eh, nakikinig sila sa atin, bigla nila tayong kakasalubong sa mall. Ano ho, mga kaibigan, maraming salamat po ha, sa inyong pagtitiwala sa atin at doon sa binayaran ninyong pagkain namin kanina. Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Vitaliano Aguirre! Nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ko'y kailangan pang iwanan. Nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap?